isang mabilis na balita lang mga chong, umahabol nga ang high flyer ng Barangay Ginebra na si Scottie Thompson para sa prestinyosong Best Player of the Conference Award ngayong Import-Laden Conference, na kung saan ang nangunguna ngayon ay si Robert Bolick ng Northport na may 39.9 statistical points sa katapusan ng quarterfinals, habang si Thompson naman ay may 36.1 statistical points, at yan ay dahil sa magandang performance ng Gene King sa playoffs. Kasunod naman nila Bolick at Thompson ay si Matthew Wright ng Phoenix Fuel Masters na may 33.6 statistical points. Arwin Santos naman ng Northport na may 33.5 statistical points. At si Mikey Williams naman ng TNT Tropang Giga na may 32.6 statistical points. Inaasahan naman na malalampasan ni Thompson si Bolick sa karera dahil sa posibleng pagpasok muli ng Gene King sa finals na may 2-0 advantage kontra NLEX Road Warriors. Bago natin ituloy mga chong, sa mga gusto manalo sa ating giveaway ay comment nyo lang ang inyong favorite player at i-share ang video nito para sa ating pag-giveaway, at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. Hindi nga sinisisi na Magnolia Hatches import na si Mike Harris ang naging pagkatalo nila kontra Meralco Bolts sa Game 2 semifinal match sa mga referees, na nagtapos sa score na 81-75. Ayon pa kay Mike Harris, ramdam niya ang naging sentimiento ng kanyang kupunan sa mga non-call ng referees, at hindi niya sinisisi sa kahit sino man ang naging resulta ng laban sa pagitan ng dalawang kupunan. Salit positibo ito dahil may mga bagay-bagay talaga na hindi maiwasang mangyari, lalong-lalo na sa larong basketball. Dagdag pa ni Mike Harris, napaka-agresibo ng laban sa pagitan ng dalawang kupunan, at hindi niya pwede isisi sa mga referees ang naging pagkatalo, dahil natalo sila sa pamamagitan ng paglagay sa mga players ng Meralco Bolts sa free throw line. Esperado na nga si NLEX Road Warriors head coach na si Coach Yeng Yao na gamitin at bigyan ng minuto ang kanilang dalawang big man na sila Mike Miranda at Raul Soyud sa Game 3 semifinal match kontra Barangay Ginebra. At ito ay upang makatulong at matapatan ang mga malalaking big man ng Gene Kings. Ayon pa kay Coach Yeng Yao, sina Miranda at Soyud ay walang injuries, kaya lamang may tendency na baka bumagal ang laro ng NLEX kapag nakapasok ang dalawang nabanggit na players. Pero dahil kailangan gumawa ng desperate measures, tatanggapin na raw ni Coach Yeng Yao ang tsansa na gamitin ang dalawang big man upang makatulong sa Game 3 kontra Barangay Ginebra, na gaganapin ulit sa Mall of Asia Arena sa darating na linggo. Hanggang dito na lang tayo mga chong, at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B, adios!